Yan. So ito guys, na-connect na natin siya sa battery. At yan, meron na siyang display, meron na siyang indicator na pwede nating basahin kung ano yung nangyayari sa kanya. Ayan, presently, pinapakita niya na ang aking battery ay mayroong 12.3 volts. Ayan, 12.3 volts ang laman ng aking battery. So, makikita mo doon sa display, hindi pa siya puno. Oh, hindi siya puno, hindi pa siya full charge. So, kung titingnan natin sa information, dito sa information sheet, makikita natin yung kanyang LCD display, kung ano ang itsura niya. So, sa ngayon, ito yung kanyang itsura, at ito yung, kung pipindutin mo to, yun, lalabas yung load symbol. So, yan ang makikita mo sa kanyang display. At ito naman, kung i-connect natin ito, ito ay nakakonekta sa aking solar panel sa taas, yung 50 watts na solar panel. So, kung i-connect natin yan, no, ayan, nag-indicate siya, no? Nakikita mo na nag-charge na siya. Itinaas niya yung voltahe ng 14.4. Dahil yan ay pumapasok. So, kung mapapansin ninyo, ayan, lumabas din yung indicator ng solar panel. Ito siya. So, sa kanyang display, no, sinasabi dyan, pag pinindot natin ito, ang isa lilipat siya, ipapakita niya yung tinatawag na float voltage. So, dito ang nakalagay ay 13.7 ang kanyang float voltage. So, 13.7 siya. Kung makikita mo din sa technical parameters, ang float voltage ay dapat ay 13.7. Na makikita natin sa screen, guys, yan yung 14.4. Yan yung actual voltage niya ngayon, no? Habang chinacharge niya yung battery, kung pipindutin natin siya, nakalagay doon ay 14.1. So, sabi doon sa manual, ay dapat ito ay 13.7. Tingnan muna natin sa technical parameters. Battery voltage, sabi doon ay yung model na to ay kaya niya nang i-detect yung 12 volts to 24 volts automatically. Tapos yung charge current niya 10 ampere, 20 amperes, 30 amperes. Yan, discharge current 10 ampere, yan 10 ampere, 10 ampere. So, ayun yung mga model nung klase, no? So, kasi minsan sa China, no? Ginagawa nila yung manual, isang klase lang, pero sa iba't ibang model. Kaya pwede natin yung tingnan, no? Sabi doon, maximum input ng 12 volts for 12 volts battery, the highest is 23 volts, no? Sa 24 volts battery, the highest is 48 volts. Siya, sa equalization, B1, ito yung sealed lead acid. Yung isa, pag B2, klase ng battery ay yung gel type. Ito yung hindi mo pwedeng dagdagan ng tubig, no? Dahil naka-sealed na siya, no? So, yung flooded, yan. Ang equalization voltage niya ay 14.6. Ayun yung point na kumukulo na, no? Kung i-equalize natin. So, ang float voltage lang ay 13.7. Discharge stop. Ayan, meron siyang function na mag-stop. Pag umabot na ng 10.7 volt, ang discharge reconnect 12.6 volts. Halimbawa, nag-discharge siya, hindi siya babalik sa connect hangga't hindi umaabot uli ang battery ng 12.6 or 13 volt charge to reconnect. So adjustable kasi, no? Adjustable 'yon hanggang 13 volts kung gusto mo 13 volts na siya mag-reconnect. Yan, voltage of open light, ayan. Yan, 8 volts. Voltage na mag-o-open na yung display, no? Pag mababa dyan, hindi mag-o-open yung display. Yan. USB output, yan ang sabi ng parameters sa USB output, ay 5 volts, 2.5 amp maximum. Yan. At yung self-consume, yung yan ang kanyang consumption on standby. Yan, operating temperature, then the size. So, balikan natin yung display, no? Sa display, sa opening display, ito makikita natin. Kompleto yung icons, no? Yan, ganyan, kompleto yung icons. Ito siya. So, pag pinindot natin siya ng isa, lilipat siya doon sa tinatawag na float voltage settings, no?
Yan, pag hindi atin siya agad binalikan, bumabalik siya sa normal display. Yan, di ba? Bumalik siya. So, kung gusto mong i-adjust, ipipress mo siya ng 5 seconds. 3. Wala pa ng 5 seconds. Hanggang mag-blink siya. Then, pipindutin mo yung arrow up or arrow down para ma-set mo siya doon sa float voltage. So, yan. 7. Dapat 13.7. Pag okay na, pwede mo yung balikan ulit. Okay. Tapos ang kasunod niya ay yung tinatawag na discharge reconnect, no? Ito yung kung anong gusto mo. Halimbawa, dapat mauuna ito eh. Yung discharge stop, no? Dapat mauna itong discharge stop. Kung anong boltahe mo dapat i-set mo yung boltahe kung kailan magka-cut off, yung titigil pagkonsumo ng load pag ang battery ay bumababa na. So, tingnan natin kung anong pinaka mababa mamaya. So, unahin natin, tingnan natin sa display, 12.6 ang kanyang reconnect. 1, 2, so yon 12.6 yung reconnect. Kung gusto mong taasan yan, ayan, bumalik. Gusto mong taasan yan, pindutin mo rin uli ng mga ilang seconds hanggang mag-blink. Gusto mong sa, gawin siyang 13 volts bago siya mag-reconnect para sigurado kang meron ng laman yung battery. Hanggang 13 volts lang nga siya, no? Yung reconnect hanggang 13 volts. Ayan. Pwede pinakamababa niya ay 11 point. Ano ba yung nadaanan natin? Ayan, 13 volts, di ba? So, 11.5 ang pinakamababa yata. O, tingnan natin ulit. So, 11.5 yung pinakamababa, no? Okay. At yung kanyang discharge stop, no? Yung pinakamababang maabot ng baterya bago mag-cut off yung load, itingnan natin. 1, 2, 3. Yan. Tingnan natin anong pinakamataas. Ha, ito pala muna. Pinakamataas. Blink siya. 11. 11.1. 0.2. 0.3. Ayun. At babalik siya sa 9. So, ang pinakamababa na pwede mong iset yung stop charge niya ay 9. So, pero hindi na yun advisable sa lead acid battery. So, yung pinaka makukuha natin na dapat mag-stop siya dito, yung pinakaunang voltahe, no, pababa, galing sa 12 volts ay 11.3. Yan, tingnan natin, no. 11.3. Then, ano ang kasunod niyan? Ayan na. Yung load operation. Ayan, mabalik kasi siya, no? Yung load operation niya, pwede mo siyang iset. Ayan, 24 hours. No? Iset natin. Ito, set natin. Pwede siyang 23. Ayan, pababa. Kung ilang oras, no? Kung ilang oras mong gustong naka-on yung load. So, yun siya. Then, ayan, 18 hours. Ayan, B1. Ang B1 ay for sealed lead acid. O, makikita natin dyan. Sa sealed lead acid, 14.4. So, yun ang program. B1. So,
dito tayo sa equalization niya, flooded is 14.5. Yan ay kung mag-i-equalize ka lang naman. So, yan. Okay. So, bumalik siya. Babalik na uli siya sa main display. Okay? So, ito, yan. Pagka bumalik na siya sa display, ito naman yung manual off and on ng ating load. Okay? Ngayon, check naman natin yung lumalabas na sa USB. Okay. Yung lumalabas na pag tayo sa USB. So, meron siyang 5.15. Yan. 0 amp kasi wala naman tayo nakasaksak. Pero meron siyang voltahe na 5.15 volts dito sa kanyang USB output. Isa pa. Magkaiba, no? Magkaiba yung voltaheng lumalabas sa output niya. Yung isa ay 5.14. Lipat natin sa taas. Tingnan nga natin kung nagbago. Pareho lang, no? Nagbalanse na siya. O, sa initial na saksak lang pala natin yan, naging 5.15. Pero 5.1, 5.14 volts ang voltahe. So, ito yung ating charge controller. So, tingnan din pala natin sa load, no? Wala ako kasing available ngayon dito na ano, na device. Tingnan na lang natin through voltage meter, no? Tingnan lang natin sa metro kung merong lumalabas na voltahe dito sa kanyang load. Tingnan natin yan. Saksak natin yung multimeter. Yan. Meron daw siyang 12.4. No, pareho sila. So yun nga pala guys, reminder ano, yung output na to na nandito sa load, hindi ito regulated. Magdidepende ito sa voltahe ng iyong battery. So kung ano ang iyong battery bank, ito yung magiging present dito sa iyong output sa load. Yan, no? Ipa-fluctuate siya kasi nagcha-charging siya, nasa charging siya, so fluctuating siya. Yan. Fluctuating yung ating metro charging kasi siya. So, kasi gumagamit siya ng pulse width modulation, no? Parang pulso. At saka biglang bumaba yung araw, guys. Bumaba yung araw, dumilim. Kaya, ayan, kita natin na bumaba yung voltahe. Bumababa yung voltahe dahil bumaba yung araw. So, pag in-off natin yung display, mawalan tayo ng output, no? In-off natin yung load button. Yan. Magkakaroon ng output yan pagka pinindot mo. Yan. Okay? So, ito yung manual control. Yan po yung ating solar charge controller. Nawa po meron tayong natutunan. Muli, kung gusto nyo yung ganitong ating mga content, huwag nyo pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At yung notification bell, pakikalembang na rin po para updated kayo kung meron tayong bagong video. Salamat!